Welcome back sa aking channel, mga katropa. Marami na tayong naitampok tungkol sa mga Scout Ranger at alam natin na kung gaano sila katapang at galing sa labanan. Kaya nilang labanan ang malakas na pwersa kahit maliit na team lamang sila. Hindi matatawaran ang kanilang tapang at sakripisyo para sa ating bayan. Kaya ang ating itatampok ngayon ay tungkol sa makasaysayang kwento ng isang maalamat at isa sa nagpakilala sa Scout Ranger, lalo na sa larangan ng pakikipaglaban, at isa sa naging dahilan para respetuhin ng mga kalaban na ang mga Scout Ranger ay hindi basta-bastang mandirigma. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong kagaya nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ang kilala ni Scout Ranger ay ang maalamat na si General Julius Javier, isang tubong taga Negros Occidental at isang retiradong opisyal ng hukbong sandatahan lakas ng Pilipinas. Hindi na rin nabibilang sa daliri niya ang mga pinagdaanan niyang labanan at lahat ay kanyang napagtagumpayan. Ang kanyang mga mapangahas na katapangan, galing at diskarte at hindi maihahalin tulad ng mga tagumpay sa pakikipaglaban na nagpakilala sa kanya bilang isang living legend. Tatlong beses noon na nakaligtas si General Javier sa mga ambush na hindi man lang nasugatan, walang galos at hindi nasaktan. Pinaniniwalaan ng matao at mga sundalong nakapaligid sa kanya na mayroon siyang anting-anting o agimat na nagpoprotekta sa kanya lalo na sa mga labanan. Pero ang paniniwala ng matao ay walang katibayan. Siguro dahil na rin sa galing at tapang at diskarte niya sa labanan, kaya lahat nalalampasan niya. Noong December 1972, itinaboy noon nila Julius Javier at dalawa pang team ng mga musang ang isang napakalakas na pwersa ng mga kalaban na umambus sa sinasakyan nila habang papunta sila para mag-reinforce sa isang unit ng mga Marines na nakikipagbakbakan. Sa labanang iyon, marami ang nasawi sa panig ng mga Marines. At sa labanang ding iyon, ay siya lamang ang tanging hindi nasugatan at hindi natamaan ng mga bala mula sa mga kalaban na pumalibot sa paligid nila. Ang kanyang mga kasamahan ay nasugatan sa labanang iyon, ngunit hindi nila alintana ang sugat at nagpapatuloy pa rin sila sa pag-cover fire habang nakuha at nailabas naman niya ang mga iba pang mga sugatang sundalo na natrap sa gitna ng labanan. Sa gitna ng mga umaalingaungaw na dami ng mga putok mula sa mga kalaban, bit-bit ni Julius Javier ang anim na sundalo na malubhang nasugatan palabas sa lugar ng labanan. Nakuha rin niya ang mga lahat ng mga baril ng mga kasamahan sa kabila ng patuloy na pag-ulan ng mga putok mula sa mga kalaban. Walang iwanan. Ito ang SOP o Standard Operating Procedure sa lahat ng mga Scout Rangers, ang sabi ni Julius Javier, na ang kanyang reputasyon bilang isang magaling at matapang na mandirigma ay nakatatak na sa kanya ang kagitingan at kabayanihan. Si General Julius Javier ay kilalang kilala, hindi lamang sa kanyang mga tagumpay sa labanan, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang manalo sa labanan nang hindi gumagamit ng marahas. Pinamunuan niya noon ang isang 7-man team ng Scout Rangers nang pinasok nila ang lugar na pinamumugaran ng mga komunista sa bayan ng Real Quezon noong 1974. Ang mga Scout Rangers ay dahan-dahan na lumapit, tahimik at walang bakas at kaluskus. Hindi napapansin ng mga 8 komunista ang paglapit ng musang. Nabigla at dinakapalag ang mga komunista na gawa nila Julius Javier na makuha ang 8 mga rebelde, pati na rin ang kanilang mga baril nang walang nagpaputok kahit isa. Hinayaan nilang mabuhay ang mga komunistang hinuli lang nila bilang paggalang sa buhay ng tao. Dahil sa pangyayaring iyon, tumatak na sa isipan ng mga kalaban na kaya silang maabot at hanapin ng mga musang o Scout Rangers kahit saan man sila naroon. Si General Julius Javier ay dating nagsilbi at namuno bilang Commanding General ng pinalawak na 1st Scout Ranger Regiment. Bilang isang dating battalion commander na nag-operate sa Basilan noong 1981, natanggap ni General Julius Javier ang pinakamaraming bilang ng mga malalakas na baril nang makumbinsi niya ang isang commander ng MNLF na sumuko kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan.
kaya siya nakilala at tinawag na Living Legend ng mga Rangers. Mula noon, nakuha ng mga Scout Rangers ang respeto ng iba't ibang mga pangkat ng mga rebelde. Alam ng mga kalaban na ang mga Scout Rangers ay hindi basta-basta na mandirigma, hindi nag-aalangan na lumaban kung kinakailangan. Ano ang masasabi mo sa mandirigma na ito? I-comment mo lang ang iyong opinion at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.